May tatry tayong engine oil ngayon galing kay Kierga din of Team K-Works, itong Petronas Sprinta F900, fully synthetic. 10W40 yung viscosity niya, 10 kapag malamig, winter value, 40 kapag mainit na yung makina. Gyasso MA2, so pang wet clutch to, pero pwede siya sa mga dry clutch, kaya ng mga scooters. Ang hindi pwede kasi yung pang scooter na MB, ilalagay mo sa wet clutch. API classification is SN, so 2010 to 2018. Same lang din siya nung currently gamit ko ngayon na Adnoc Voyager. Meron siyang Ultra Flex na technology, enhances oil stability. Ito palang Petronas lubricants, ginagamit to sa F1 or Formula 1, Moto A, Moto 2, tsaka Moto GP. Kaya tested talaga to sa racetrack. Ito rin ang gamit ni Kier sa mga race bikes niya kapag kumakarera siya. Sa pagkakaalam ko, itong Petronas is made in Malaysia. Nakapag-drain na din ako ng lumang engine oil, kaya isali na natin to. Din-drain ko parehas yung ilalim tsaka yung gilid, yung strainer. Ngayon ang ilalagay ko is 850 ml. Kapag yung ilalim lang yung binuksan mo, 750 ml lang sa case ni ADV160. Oil level check. Ito yung magiging reference ko. Every 500 kilometers, check ko yung oil level niya. Naka-incline pala tong garahe namin, kaya mababa talaga siya. Pag ganun, palusong. Tinakbo na pala ng ADV is 25,729. Current mileage, 27,289. Oil level check. Based sa reference natin last time ng oil level, nagbawas siya. Pero normal to kasi nung mga nakaraan kasi, puro top speed ako kasi yan, nagpalit ako ng pipe. Yan, tinetest ko kasi siya, saka tinatono ko syempre. Kaya tinatry ko kunin yung max speed niya at highest RPM. So normal yan pagka ganun yung gamit nyo ng motor. Kaya ang ginagawa ko is every 500 kilometers, sinacheck ko yung oil level niya. Para kung sakaling nagbawas, dinadagdagan ko siya or binabalik ko siya dun sa tamang level. Oil condition naman, yung kulay niya, hindi pa siya ganun kaitim, mapula-pula. Drain muna natin para mas makita natin yung oil condition. Hindi sobrang dark or itim, mapula-pula pa rin. 1.5 plus kilometers. Available na din pala ito sa Shopee. Lagay ko na din yung link sa description. Ito na yung bago niyang packaging ng F900 na fully synthetic, APISN pang wet clutch. Pero pwede rin siya sa dry clutch kagaya ng mga scooter. Tapos ito naman yung pang scooter talaga na A700. 10W40 yung viscosity. Synthetic technology meaning hindi siya fully synthetic. Mixture siya ng mineral oil tsaka ng fully synthetic. Gyasso MB, so specially formulated siya para sa mga scooters. API classification naman niya is SL. For reference, yung Honda fully synthetic na gamit ko dati, SL din yung API classification niya. Difference nila is ito ay 0.8 liters. Ito namang fully synthetic is 1 liter. Mas mura din to syempre. 370 to, ito 690. Same din silang merong oil level indicator. Okay na to, isara na natin yung drain tapos i-torque natin. Antay tapos higpit konti. 21, 23, tapos 24, 12 mm sakit ang gamit ko. Okay na. Ito yung gamit kong torque wrench. Saka yung sakit na 12 mm. Yung pinagpalitan natin na langis. Medyo extreme na talaga yung gamit ko dito kaya nagbawas siya. Ilang araw ko din yun na tinutono eh. Ito naman yung gagamitin ko ngayon, yung A700 na pang scooter talaga. 750 ml ang lalagay ko kasi dun lang ako nagdrain sa ilalim. Di lang siya ganong makita pero hanggang dito yung iniwan kong level. So ito yung 100. 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 800 ml. Tapos yung extra ko na 50, yun yung panglalagay ko sa kanya kung sakali na magbawas siya. Magche-check ako ng oil level niya every 500 kilometers. Tapos ito, next time ko na lang lalagay after ko dito para matest ko din yung difference nila. Kasi yung MB is specially formulated talaga pang scooter. So iba yung mga friction modifiers. Papakaramdaman ko lang naman. Oil level check ulit. Ito yung magiging basis natin. Nasa gitna siya nung indicator dito sa dipstick. Hand tight. Basahan. Tapos plies. Panghigpit. Sakto higpit lang. Okay na yan.
Doon sa 1,500 plus nagamit ko yung F900. Okay na okay siya sa makina, tahimik. Tapos hindi siya nanlalata kahit medyo extreme yung gamit mo. Na-test ko siya nung nagtatry nga ako magkuha ng max speed nito at highest RPM. Hindi siya nanlalata talaga. Ngayon, ito naman ang masusubukan natin, yung pang scooter nila na semi-synthetic pero specially formulated talaga for scooters. Update ko na lang kayo sa comment section kung kamusta yung performance nitong pang scooter naman.